need somebody like me. This is a review of the first ever called Financial Mutual Fund. And if you are new to this channel, meron ako ditong playlist called The Free Top Level Research, kung saan madami na akong na-reviews na investment instruments. You have the GenVest, kung saan mostly ang hawak niya ay mga UITF. And then you have the bond funds and mutual funds na ni-review ko from the offerings of Ramber Financials. So later on, maybe we can see some comparison. So sabi rito, starting today, you can now get called to do investing for you. So sabi nila, we've created our own asset management company called Call Investment Management, CMI. Through CMI, we are creating new mutual funds. So technically, mukhang dadami pa tong mutual funds nila that will give you access to Call's decade-long experience and expertise in investing and trading the markets. And ito na nga yung kanilang Call's first mutual fund, and tinawag nila siyang Call Equity Index Utilized Mutual Fund or Call EIF, now available in your Call account. And ito siya, no, no lock-up period. Kasi there are mutual funds na kapag pumasok ka na sa fund na yon and then bigla-bigla ang alis, there's a fee. There's a corresponding fee kapag tatanggalin mo yung funds mo. Faster turnaround time for crediting proceeds. Lowest management fee for local index funds, sabi niya. And the most affordable minimum investment amounts of 500 for the first subscription and 100 for subsequent subscriptions. Ito actually yung kanilang website. So, cmi.callfinancial.com. And kapag binouse ko yung website nila, meron dito under prospectus and disclosures, Call Equity Index Unitized Mutual Fund, which is mukhang yun na yun, guys. And meron isa dito, Call Strategic Growth Equity Unitized Mutual Fund. I'm not sure kung na-release na to kasi parang hindi pa nung binabasa ko yung kanilang product highlight sheet. And this is the fund highlights of Call Equity Index Fund. So, launch date, October 4. So, nung ano lang pala to, guys, this month. Asset management fee na obviously charge nila yan sa funds mo per annum, that's 1%. And ito yung isa niyang qualities, that early redemption charge wala and lock-up period wala. So, ito, I'm not sure kung may fees ka rin na babayaran kapag papasok ka and mag-exit. Kasi guys, may mga nireviews na ako na equity funds, mutual funds, bond funds, UITF. And some of these, kapag papasok ka and then mag-exit ka, may corresponding fee, a certain percentage fee. But in this case, wala siyang sinabi eh. So, maybe that's something na pwede niyong i-clear sa kanila. So, fund focus. The Call Equity Index Fund is a Philippine peso-denominated fund that aims to generate long-term capital growth by tracking the performance of the Philippine Stock Exchange Index. Okay. So basically, para lang din siyang ano guys, no, FM ETF na tinatrack lang din yung PSEI, kung ano yung galaw ng PSEI, ire-replicate lang nila yon. And I would say pares lang din sila nito, the Phil Equity Fund. So 28 years of performance, 12.92% annualized growth rate. Na ito yung sinabi ko on my video nung nire-review ko to, is that ito yung parang makuha mo kapag nag-dollar cost average ka or peso cost average on the PSEI and nire-reinvest mo yung dividends mo. So, ganitong gatino guys yung potentially makukuha mo. And eto, ang question lang dito is if net of fees na tong performance na to or binawas na dito yung annual fee na binabayaran mo. And ang kaiba ng call is that, eto guys oh, ang annual fee ng Phil Equity is 1.5%. Kay call, in-undercut niya, ginawa niyang 1% per annum lang. So, it seems like right now, the Call Equity Index Fund is more attractive than the Phil Equity. Ngayon, the question is, will you trust the fund manager of Call Equity Index Fund? The same thing na tatanungin mo kapag mag-invest ka sa Phil Equity. Kasi that's mutual fund eh. You need to have mutual trust or you need to trust the fund manager. They will actually do their best. First, let's review the Phil Equity Fund na ito. Diniscuss ko na to dati in my old video.
So, bakit ganun ang return ni PhilEquity, no? Napakalaki, 12.92% year-on-year. So, ganyan talaga yan, guys. So, the fund is 28 years in existence. And, pag yung fund manager, pinayaso ko sa average niya to all throughout those 28 years based on the current weighting ng PSE. And then, ito yung pinaka-key dyan, guys, no? Nire-reinvest niya yung dividends pabalik sa fund na yon. And kapag yun yung ginagawa niya, guys, makukuha niya talaga to around 12.92%. Kapag ang ginawa niya lang is nagda-dollar cost lang siya and then hindi niya nire-reinvest yung dividends niya, from here, papunta sa ngayon, then I would assume na mang returns mo lang is maybe 7 to 9%. Ngayon, assuming si Call Financial mare-replicate niya yung ganitong klase ng return for a very long periods of time, and then, sisingilin niya lang based on this presentation is 1% per annum. So, yung 1% na yan, guys, 100K after 29 years. So, 2.3. So, yung question ko about dividend reinvestment, yan din yung layong question kay FMETF. So, what will happen to the dividends declared by the constituent stocks of an equity index ETF? The dividends may be either paid out by the ETF or reinvested into the fund. Ito yung hindi ko magets dito, guys, no? So, first, if you reinvest it to the fund, ibig sabihin, the price action of FMETF should be somehow outperforming the price action of PSEI. So, dito, mayroon akong video about FMETF review. Kinompute ko na yan kasi kung naka-bake-in yan sa price, supposed to be the price action of FMETF is better than PSEI. Pero, upon my computation, hindi eh. And in fact, talo siya. So, may mga nagsasabi naman na yung dividends daw eh gagawing stock dividends. So, yon, hindi ko alam yung sagot doon kung totoo kasi I don't own FMETF, pero may nag-comment sa akin on that video, sabi, matagal na raw nung namigay sila ng stock dividends and ever since then, hindi na. So, since nagte-trade yan sa PSE, then I would expect na magdi-disclose sila anything that's happening on FMETF. So, dito makikita ko that they have no data when it comes to dividends, cash dividends or stock dividends. They have zero data here na dinisclose. And bakit ko ba laging ine-emphasize yung dividend reinvestment na yan? Kasi ito yung epekto ng dividend reinvestment. Napakalaki, guys. So, etong white, ito lang yung price action ng isang index based on price action only. Ngayon yung green, ito na yung dividend reinvestment. And makikita nyo, guys, di ba? Napakalayo ng performance ng dalawa. So, that's the effect of dividend reinvestment. Kasi ang dividends, palaki yan ng palaki. Kasi year on year, nag-grow yung profits ng mga companies. Tinatasan nila yung dividends nila. And kapag nire-reinvest mo yan ang nire-reinvest, this is the amount of compounding na makukuha mo. And yung dividend reinvestment na yan, I would assume yan yung ginagawa ni PhilEquity Fund. And that's the reason kaya ang laki ng kanyang compounding. 12.92% year on year. For 28 years. Guys, with this compounding rate, madami ka nang tinalong magagaling or analyst na napapanood mo dyan sa mga social media. Most especially lahat ng naggagaling-galingan dyan ng mga day traders, technical analysis. Over long periods of time, you're going to crush the returns massively. Kaya yan, tatanong nyo yan syempre sa Call Financial. So, risk rating niya is 4, high risk, sabi niya. Paano naging high risk to tinatrack mo lang yung index, di ba? So, unique feature, the CEIF has among the lowest fees in the market, 1%. So, tama yon kasi ang competition niya, in my opinion, is ito, PhilEquity Fund, na naniningil ng 1.5% and they have the same benchmark, PSEI. So, tatanong nyo dito is kung may fee, kung papasok kayo sa fund and then kung may fee din kapag mag-exit kayo. And ito yung investment strategy nila. So, equity, 90 to 100%. Top 30 blue chip companies in the Philippines as represented by the PSEI. So, ito guys, meron actually data nito si FMETF kapag pupunta sa website nila. And underlying securities as of 10 or October 19, 2022. Ayan o, yung mga week nila. Actually, pwede mong gawin to sa sarili mo. Pero kailangan mo ng malaking fund. Kasi kunyari yung mga 0.77 na yan, yung mga 1.4.84, di ba? Na kapag malit yung van mo, hindi mo mabibili yung board lot ng mga companies na to. Kasi malit na yung weight nila. Pero if you have a big fund, pwede mong itrack yan sa sarili mo. FMETF weight, tinatrack niya lang.
And then dapat kapag in-add mo yan, that's 100% representation. And I think that's it for the review of the first ever called Financial Mutual Fund. So basically, nagpe-play safe sila on their first fund, which is a fund that only tracks the index. I think it's a decent investment vehicle for most newbies na walang time to do their own stock picking. Ngayon, mutual fund, 1% per annum, di ba? Mali eh. Dapat ang ginawa na lang ng Call Financial, gayahin nila si FM ETF, but this time, mag-over sila ng lower fee, linawin nila nung mangyari sa dividend yield na bibigay ng mga index stock na to. Or, kahit ibigay mo na lang ng cash sa mga investor, then bahala na silang mag-reinvest niyan, pabalik, instead of mutual fund. Pero obviously, mutual fund kasi, di ba? Mas malaki yung fee na babayaran mo dyan, they'll earn more money out of it. So I would be interested sa mga susunod nilang mutual fund, yung tipong hindi sila magta-track ng index, pero they will come up with their own picks. Yun yung interesado ako. Okay? Kasi yun, kapag nirelease na yun, pwede kong i-benchmark yung sarili ko compared sa kanila. And that's it. That's my review for the first ever mutual fund of Call Financial. Thank you and bye-bye. Like and subscribe.